Good day mga boss. Welcome back ulit sa aking channel, no? So ngayon gagawa tayo ng lure para sa shellfish saka blue marlin. Gamit ang controversial na Rintex. Ito 'yon mga boss, no? Ito yung Rintex no hook. So ito yung mga kailangan natin, no? Kailangan natin ng ulo-ulo mga boss, kahit maliit lang, pero medyo malaki yung daanan ng tanse o, no, o nylon, no, o leader line. Tapos kunting ano lang, yung pakintab, tawag dito crystalline, ano, pakintab. Tapos, syempre, sinulid mga boss, sinulid na makapal. Ayan. Woo! So yun lang mga kailangan natin. Tapos yung Rintex natin, dalawang dangkal ko to sa dalawa, no? Yung gagawin ko ngayon ay pink saka violet, ito yung kombinasyon ko, no? Kasi offshore tayo, offshore yung biyahe, kasi hindi lang selfish yung target nito, pati blue marlin. So ito yung pinaka-effective na combination, no, sa experience ko. Pero pwede rin blue puti. Pwede rin yun. Blue puti na may konting violet. Sa near shore yun. Pang selfish talaga yun. Pwede rin blue marlin, pero paborito nila yung squid mga po. Squid kasi minagaya natin, no. So yan. Yan mga po. Ito mga boss, yung kapal niya, no, pag nabasa, parang sinlaki ng ballpen, parang ganito. Yun yung ideal na kapal. Sinlaki ng ballpen. Huwag masyadong makapal, mahalata na yan ang isda, no. Malalaman niya na niloloko natin siya, no. Tama-tama lang, kasi hindi naman lahat pupulupot sa uso niya. So huwag rin masyadong mahaba, kasi mabigat. I-trolling, oh, mabigat lahin to. Kawawa naman yung makina. Sobrang kapal. Tama lang talaga. Yung parang ballpen lang pag nabasa. Ayun, simula na natin. So, simula natin mga boss. Oh. Kita na. So, simula natin. Yung dulo ng Rintex, no? Lagyan natin ng pakintab na crystallip na sinaw. Yung ano, kumikintab siya, no? Dahil na kumaarawan, no? Silver na color. Doon natin banda lalagay yung ulo. Yung ulo papunta doon sa baba, sa pahaba. Ito yun, no? Lagay natin yung ulo. Magtira tayo ng mga 1.5 inches. Ayan. Saka natin talian ng sinulit. Napansin nyo mga boss sa ulo-ulo, no? Meron dyan puwang, eh. Parang liit niya, doon natin katali yung sinulit. Kasi yun yung purpose niya, eh. Doon talaga yung talian niya, no? So yun, tali muna natin ng sandali. Kasi papantay natin ito, eh. So yun. Yun, pantay na. So yung napantay na, talian na natin ng mahigpit. Kahit manipis lang, pero mahigpit, importante. Kasi siya yung pinakaano, eh. Pundasyon ng Rintex, eh, no? Sa ulo-ulo, kasi pag hindi mahigpit, pwede siyang matanggal to. Mas matatanggal tong Rintex. Ilang beses na rin nangyari sa atin. So kailangan talaga mahigpit. Double lock sa dalawa. Ikot. Ulit. Isa, dalawa. Ikot. Nasa lang. Para sure. Isa. Dalawa. Tapos guntingin natin yung sobra.
So yun. Tingin natin yung sobrano. Para maganda. Kasi nga, artificial na lang. Hindi pa natin yung sinilisin natin yung artificial. So yung kabilang dulo rin mga boss, tingin natin. Para pantay. Kasi pag tinuturol mo na to, parang buhok to siya, no? Bubuwagag to siya. Bubuwagag siya. Kaya mas maganda tingnan kung pantay. No? So yun. Saka ito boss, hindi ito kakainin ng Blue Marlin o shellfish, no? Pinipitik lang ito ng nguso, no? Pero pa yung nguso ito. Ito yung nguso ng personal best natin na Blue Marlin, 75 kilos, no? So ito habang tinutrolling mo ito, siya, trolling mo. Pipitikin yan eh. Pag nakita ng Blue Marlin yan, ano muna yan? Parang i-imbestigahan niya muna yan eh. Bago niya pitikin niya, no? Pag pinitik niya na yan, dyan na mapukulupo to. Dyan mo, ang hirap tanggalin. Ito, patay na to, pero kumidikit pa rin, no? Ganon sila, boss, bago nila kainin, yung prey nila, pipitikin nila yan ng uso kasi ito yung pinaka-weto nila. Ito yung pamatay nila, no? Kasi ito, may mga malilito siya na parang tinik, no? Yan. Diyan pupulupot yung Rintex microfiber, no? Diyan pupulupot. Saka ito yung pinaka delikado sa Blue Marlin, mga po. Ito talaga yung pinaka pantayan natin, no? Pag, lalo na kung hinihila na natin, no? Dahan-dahan na paghila. Kasi ito yung pwedeng tumusok sa parte ng katawan mo, eh. Sa mga video sa YouTube, yung mga foreigner, no? Kasi nga sa sobrang tibay ng mga line nila, no? Talagang pinipersya nilang line. Eh, hindi pa nangihina yung mga Blue Marlin na black, isang black marlin. Kaya yun nangyari, na-stab sila, nasasaksak na. So ito yun siya. Remembrance ko na to eh. Personal best, 75 kilos. Solo trip to Pacific Ocean. Yeah. So yun. So ito mga boss, no, kailangan natin ng artificial na squid, no? Ito pinaka-importante rin ito eh. So yun yung unang papasok sa leader line, no? Saka yung ulo-ulo, no? Kaya piliin natin medyo malaking butas para kasya yung medyo malalaking line. Kasi nga, offshore tayo eh. So ito, pasok lang ito. So yun, napasok na. So ito pinaka-importante mga bro sa pagtali. Pagtali niya. Magano ka ng mga isang danggal na pasok mo yung isang danggal. Tapos lagyan natin yung hinlalaki natin na doon natin iikot sa hinlalaki ng isa, dalawa, ulitin natin mga boss. Isa, dalawa, tatlo, no? So, saka natin ipasok mo yung dulo. So, yun. Pasok na, no? Kailangan mahigit ito, no? Kasi pwedeng matanggal ito eh. Kahit shellfish lang pumitik nito, tanggal ito pag di mahigit, no? Tanggal yung pahin. Sayang naman yung pagod natin, no? Yung crudo, diesel, gasolina ba? Agad yung dulo. Kabila, no? Yun. So hindi pa mahigit ito mga boss, inaano ko lang. Ayos ko lang makusap ko siya bantay. Saka yung tanong. Dapat talaga maikpit. So yun. Ito na siya mga boss.
ito, hihimayin ko pa ito kasi medyo hindi maganda yung Rentex na na-order ko. Pinadala. Madami siyang putol eh. So yan yung setup niya ako. So yan na siya. Yan o. Yan yung tutorial natin o. Dalawang tanggaw. May squid. So paano yung setup no? Ganto po yun. So ito yung lagayan natin ng line, palutang. Ang liter galing sa pain 20 dipa na liter line, no? Tapos meron siyang swivel. Tapos ang swivel, lagyan natin ng sinker na 0.4 kilogram, no? 0.4 o 400 grams. Tapos liter line, itong liter line ko number 80 lang to. Number 80, tapos ito yung sinasabi ko na pan-layout lang ng bahay mga boss, no? So siya. Pero ano to, 3/4 yung timbang niya, no? Medyo mahab, mga 200 plus na di pa to. So, ba't ko dito nilalagay mga boss, no? Kasi nga, dalawa kasi minsan yung hinihila ko eh. Lalo na kung selfish, season ng selfish, dalawang ganito. Kabila, ano. Pag tinitik na to, o kinagat na, strike na, no? Tatapon natin sa dagat to. Tapos yung isang natitira, ititiwin pa yon para malay mo double, no? Isa kasi nag-double strike yun. So pag wala, ikarga mo sa bangka mo, no? Liko ka, karga mo sa bangka mo. Balikan mo to. Kaya dapat mahaba yung main line ito, no? Kasi iikot to siya. At tumutulong rin siya na mapagod agad yung isda, no? Selfish o blue marlin kasi mabigat to eh. Pag hinila to, talagang pagod sila nito pag, kasi iikot to habang hinila nila yung line, no? Kasi pag gagat nila, no? Tatalong-talong kasi yan sila eh. Ba't nila ginagawa yun, no? Kasi nai-stress yan sila, gusto nila makawala eh. Alam nila may panganib, no? So ganun. Pero kung blue marlin ang umagat, pagtapon mo nito, balikan mo agad. Karga mo yung isa, balikan mo agad ito. Kasi ang lakas ng blue marlin talaga, ang bilis maubos ito. So ang ginagawa natin, kasi nga walang hook, no? Hindi mo pwedeng piyursahin yan eh. Kasi kung ikaw gustong-gusto mo sila makarga, no? Yung blue marlin din mga boss o selfies, gustong-gusto rin yan makawala, no? Kasi ikaw ba naman kilawin tapos ihawin eh, sa kasabuan eh. Siyempre gusto nila makawala, no? Kaya dahan-dahan mo. Kaya pag blue marlin tumagat, lugtungan agad. Papasok mo, pag paubos na ito, ipasok mo lang yung line na parang binuhol mo, no? Pasok mo lang. Lugtungan mo. Hintay mo talaga mapagod, huwag mong ituturasayan. Pagtingin mo na medyo nangihina na, no? Doon mo na dahan-dahanin. Ilahin. So ayun, ito yung mga setup mga boss. So yun, thank you for watching. Pa-subscribe naman. Stay safe sa ating lahat. God bless. Woo!